ilalagay ko lang po sa, tutulungan ko lang po kayo na magnilay tungkol sa kahalagahan ng Huwebes Santo at ng St. John the Evangelist Cathedral. Papakilala ko po kayo sa isang santo. Ang pangalan po ng santong ito ay Juan Bosco, John Bosco, Don Bosco. Si Don Bosco po ay nagkaroon ng panaginip. Sa kanyang panaginip ay mayroong isang bangka na nasa gitna ng dagat at yung bangkang ito ay dumadaan sa isang malakas na bagyo, malakas na ulan at malakas na hangin. At nakita noong nagsasagwan doon sa bangka na mayroong dalawang poste doon sa beach. At sawari niya, kapag nadala ko itong bangka sa pagitan itong dalawang poste, ang pakiramdam niya, ako ay maliligtas mula sa bagyo. Kaya ang ginawa niya, dinala niya yung kanyang bangka sa pagitan ng dalawang poste. At ang nangyari nga ay ganun, tumahimik ang hangin, tumigil ang ulan, at naging mapayapa ang dagat. At pagtingin ni Don Bosco doon sa dalawang poste na kung saan tumigil yung kanyang bangka, yung unang poste ay mayroon pong monstrance at nandoon ang ostya. Ang pangalawang poste, naroon po ang statwa ng mahal na birhen at nagising si Juan Bosco. Panaginip lang kasi yon. Pero ang panaginip mayroong aral. Ano yung aral? Kung may problema ka, kung meron kang typhoon, kung meron kang storm, kung meron kang crisis, humingi ka ng tulong sa dalawang posteng ito. Ang unang poste ay ang Eucharistia. Ang pangalawang poste ay mahal na birhen. Kapag pumagitan ka sa birhen at sa banal na ostya, sigurado masosolve ang problema mo. Kapag pumagitan ka sa ostya, misa, komunyon, at rosaryo, o kaya ay pagdedebosyon sa mahal na birhen, karamdaman, sakit mo gagaling, problema mo malulutas, yung dilim mo lilipas, at gaganda yung takbo kung papaanong nawala yung bagyo, nawala yung hangin, nawala yung ulan, dahil pumagitan siya sa poste ng birhen at sa poste ng Eucharistia. Ang Biyernes Santo, Huwebes Santo, ay binibigay natin para sa mga araw ng bisita iglesia. Ang ibig sabihin ng bisita iglesia ay dumadalaw tayo, visit, iglesia, ibig sabihin simbahan. Dumadalaw tayo sa simbahan at sa pagdalaw natin simbahan, anong ginagawa natin? Kapag dumalaw ka sa bahay, kailangan mong batiin yung may-ari. Kapag dumalaw ka sa bahay, kailangan kang magbigay galang doon sa may-ari. Huwag kang basta papasok nang hindi ka kumakatok. Kasi kapag hindi ka kumakatok at pumapasok ka, magnanakaw yun. At kung papasok ka, sa bintana ka dadaan, lalong hindi maganda yung intention mo. Ibig kong sabihin ay ganito, kapag tayo ay magbibisita iglesia, lalo na ngayon o hanggang bukas, ang unang-una ho natin gagawin ay batiin si Jesus at batiin yung nanay. Dito ho sa katedral ng Dagupan, St. John the Evangelist Cathedral, tingnan ninyo yung dalawang poste kung saan tayo nasa gitna. Nandoon ang poste ng Eucharistia, si Jesus, sa ostya, sa Blessed Sacrament. Nandito ang poste ng mahal na birhen ng manawag. Kasi nung delikado ang mahal na birhen ng manawag doon sa manawag,
Dito siya nagtago. Dito siya iniligtas. Kaya, pagdalo pa lang natin sa Katedral ng St. John, alam na natin na tayo ay ligtas kasi naririto ang Eucharistia at naririto ang nanay ng Eucharistia. Naintindihan ko, kapag kayo ay nagbisita iglesia, meron kayong daladalang libreto, meron daladala kayong prayer book, at magdadasal kayo ng Stations of the Cross. Magdadasal tayo ng Daan ng Krus kasi yun ang debosyon ng Webes at saka Biyernes Santo. Okay lang po yun. Pero baka kada dasal natin ng Estasyon ng Krus, kinakalabit ka na ni Jesus at sinasabi sa iyo, gusto ko namang makipag-usap sa iyo. Sasabihin mo dun sa kumakalabit sa iyo, huwag kang maingay, nagdadasal ako ng Daan ng Krus. Baka ganun ang mangyari sa atin. Nagdadasal tayo ng Way of the Cross, pero nakalimutan natin na kaya ka nagdadasal, nandyan si Jesus at nandyan ang Birhen. Baka kayo ho ay nagdadasal na ng fourth station. Ang fourth station, Jesus meets his afflicted mother. Pero habang nagdadasal ka, parang may kumakalabit sa iyo yung mahal na Birhen ng Manawag. Pero sasabihin mo dun sa Birhen, shh, tumahimik ka, nagdadasal ako sa anak mo. Hindi ho ganun ang dasal, sapagkat ang dasal ay pakikinig. Baka ho mangyari na dahil nagdadasal tayo, ay hindi natin matapos yung Estasyon ng Krus. Baka mangyari, nagdadasal tayo, hindi mo matapos yung Five Mysteries ng Rosary. Baka mangyari, nagdadasal tayo, hindi mo matapos yung Chaplet of the Divine Mercy. Kung hindi mo matapos yung Rosary, hindi mo matapos yung Way of the Cross, o hindi mo matapos yung Chaplet, pero ipapangako mo sa akin na tumahimik ako at nagpakalabit ako kay Jesus at nagpakalabit ako sa mahal na Birhen, prayer yun. Huwag ho tayong magmadali sa pagbabasa kasi baka kababasa natin ang prayer book ay hindi na tayo tumingin, nasa harap na pala natin si Jesus, nakangiti na sa atin, at sinasabi sa iyo, nandyan ako sa libreto, pero nandito ako sa harap mo, tingin ka naman, may bubulong ako sa iyo, pabulong ka naman, kakalabitin lang kita, gusto lang kitang yakapin, payakap ka naman, huwag masyadong sobrang basa, kasi baka kababasa natin, ay malipasan tayo ng pagdalaw ni Jesus. Sa pagdalaw po natin ngayon, bisita iglesia, huwag ho kayong mag-alangan. Unahin nating dalawin ang Blessed Sacrament na nandito. Yun po ay ostya na consecrated kaninang misa alas 5 at nandun po sa loob ng kahon ang katawan ni Kristo. Batiin natin. Pero, pakiusap ko lang ho sa inyo, pakitanong-tanong, saan galing yung katawan ni Kristo? Saan galing? Sa katawan ng Birhen. Hindi sa sacristy. Kasi nung sinabi ng Panginoon, "This is my body," sabi rin ng Virgin Mary kay Jesus, "This is my body." Sabi ni Jesus sa bread, "This is my body." Sabi ng Virgin Mary kay Jesus, "You are my body." Sabi ni Jesus dun sa alak, "This is my blood." Sabi ng Virgin Mary dun sa katdugo ni Kristo, "This is my blood." Because the body of Jesus came from the body of Mary. And the blood of Jesus came from the blood of Mary. Sapagkat walang katawan at walang dugo ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pure spirit. Kung nagkaroon ng katawan at dugo si Jesus, ay sapagkat
pinahiram ng Birhen yung kanyang katawan at dugo para magkatawan at dugo ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, pagkagaling doon, paggalang sa katawan ni Kristo, puntahan natin ang Bahal na Birhen ng Manawag at sabihin natin sa Kanya, salamat kasi ibinigay mo ang katawan mo sa Diyos natin, kaya nagkaroon siya ng katawan. Noong si Jesus ay nakapako sa krus, sinong nasa ilalim? Nandun ang Birhen, naroon si St. John. Pwedeng sabihin ng Birhen sa ilalim ng krus, "This is my body. This is my blood. This child came from me. This child was a baby. I took care of him. And now he's nailed to the cross. What a mystery." May problema kayo? Pumagit na tayo sa ostya at sa birhen. Tinitiyak ko sa inyo, lilipas ang bagyo. May masakit, may madilim, may nakakalito, may kirot sa pakikisama, may hindi magandang pakiramdam. Pakapit ka lang sa mahal na birhen at pakapit ka kay Jesus at kay Jesus sa Eucharistia at sa mahal na birhen na nagbigay ng katawan at dugo niya. Meron tayong sagot sa lahat ng ating panalangin. At kapag dumalaw na kayo doon sa mahal na birhen ng manawag, alam ko karamihan sa atin ay pumupunta sa likod at bumubulong sa kanyang belo. Pero minsan ho, sa harap naman kayo magdasal at tingnan ninyo yung birhen. Kalong-kalong niya yung ninyo Jesus sa kanyang kaliwang kamay. Bakit kaliwa? Kasi sa kaliwa, naroon ang puso. At walang pinakamalapit sa puso ng Birhen maliban sa kanyang anak na si Jesus. Pero tingnan po ninyo yung kanang kamay. Yung kanang kamay ay kamay ng kapangyarihan. Yung kanang kamay, kamay na malakas yan. Kasi yan ang pambuhat, yan ang pansulat, yan ang pansumpa, yan ang pangkamay, yan ang pangbless. Pwede mong sabihin sa mahal na birhen ng manawag na nandito sa katedral, "Mahal na ina, kalong-kalong po ninyo si Jesus. Alam ko namang mahal niyo siya. Pero, mahal na birhen ng manawag, meron pa naman ho kayong isang kamay. Kalungin niyo na rin ako." Pakalong tayo sa mahal na birhen kasi yung kanyang isang kamay, libre pa. Wala pang dala at kayang-kaya niyang dalhin tayong lahat. At huwag kong magsabing mabigat ho ako. Huwag kang magsabing hindi na ho kaya ang dalawa na kalungin. Sapagkat kaya pa rin kalungin ang mahal na birhen kahit ang buong mundo. Ganyan na tayo kamahal at ganon tayo kahalaga para sa Kanya. Pagpapatuloy natin ang bisita iglesia, pero sana tandaan natin, dinadalaw natin sa bisita iglesia ang Panginoong Jesus sa banal na ostya, ang mahal na ina na pinanggalingan ng katawan ni Jesus. At sabihin natin sa mahal na birhen ng manawag, "Kalungin po ninyo ako. Wala na pong ibang kakalong sa akin. Wala na po akong nanay, wala na po akong tatay, parang walang nagmamahal sa akin, at parang pabigat na lang ako sa buhay.
Alam ko, kakalungin po ninyo ako, mahal na Birhen, sapagkat hindi naman ho ako mabigat. Para sa isang nagmamahal na ina katulad ninyo, ang lahat ay kayang-kaya sapagkat walang mabigat na minamahal. Kung lilipat po kayo ng simbahan, lumipat po kayo. Pero kung gusto ninyong nandito lang kayo sa katedral, okay lang po yun. Hindi po nagbibilang ang Diyos. Hindi po nagbibilang ang Diyos, kulang ka ng isa. Hindi po magbibilang ang Diyos, kulang ka ng tatlong istasyon. Ang sasabihin lang sa inyo ng Diyos, minahal mo ba yung nanay ko? Minahal mo ba yung kapwa ko? Minahal mo ba yung kapwa mo? Yun lang ang sukatan ng magandang Huwebes Santo, sapagkat ang essence ng Huwebes Santo ay ang sabi ng Panginoon, love one another. Iyuko natin sandali ang ating ulo, alalahanin natin ang unos, bagyo, hirap ng buhay, kirot, sakit, karamdaman, problema na pinagdadaanan natin ngayon. At parang nagkataon, sa ating kanan, naroon ang Birhen. Sa ating kaliwa, naroon ang Panginoon. Kung nasa pagitan tayo ni Jesus at ng Ina, ano pa ang dapat nating ikatakot? Dear Lady of Manawag, Our Lady of the Rosary, I am all yours. Jesus, present in the most blessed sacrament, I am all yours. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Sabay-sabay po tayo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. The Lord be with you. With the prayers of the Virgin Mary of Manawag to guide you, may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit.